Pag may tao kang tinanong ngayon kung sino marahil sa tingin niya ang pinakamasamang tao na nabuhay sa ika-20 siglo, 20th century, ang malamang na maririnig mong sagot kung hindi si Adolf Hitler ng Nazi Germany o kaya naman si Joseph Stalin, Soviet Russia. Pero sa totoo lang, kung ang dami ng pinaslang ang pagbabatayan, si Hitler at si Stalin ay mga maling sagot sa tanong na yan. Dahil ang tamang sagot ay yung sinong diktador na si Mao Zedong, na ang layon niya ay likhain ang isang sosyalistang bansang China. Ang sosyalismo, of course, sa orihinal na kaisipan nito ay isang political na kilusan na ang layunin, ang pangitain, their vision ay magkaroon ng isang malaparaisong estado ng lipunan kung saan mayroong pagkakapantay-pantay at pinurgana mula sa mga mamamayan ang paniniwala, pananalig sa Diyos, tanggalin ang anumang suhestyon ng relihiyon at anumang pananalig sa Diyos dapat ay wala na yan at tayo ay namumuhay sa isang malaparaisong estado, a utopian state. Noong 1949, sa pamumuno ni Mao Zedong, inilagay niya ang China sa polisiyang nagpapatuloy ngayon, and that is the policy of state atheism. Ibig sabihin, yung estado ng China ay opisyal na humahawak sa paniniwala na walang Diyos. At yan ay kaakibat ng kanilang sosyalistang estado at itong sa pasimula ng polisiyang ito ay kalaunang inusig yung pagsasanay ng anumang relihiyon sa bansa. And then noong 1958, sa parehong araw ngayon, Mayo 23, sinimulan niya yung inisyatibong tinatawag na Great Leap Forward with a speech na nangangako na uunlad sila at magkakaroon ng pagkakapantay-pantay gamit yung kanilang agrikultural na karunungan. Subalit nauwi lang ito sa karumal-dumal na kamatayan ng hindi 6 na milyon, kagaya ng bilang ng mga ipinapatay ni Hitler, halimbawa, kung hindi 65 million na katao na pinaslang sa pamamagitan ng bitay kapag kumontra ka sa kanyang inisiyatibo o kaya pinaslang sa pamamagitan sa namatay sa mga kulungan at yung namatay sa sapilitang pagkagutom. That is the evil of this dictator, Mao Zedong. Ang hindi natutunan ni Mao Zedong ay ang aral mula sa matandang istorya sa ikatlong kabanata ng Genesis, the fall of man, yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. The lesson there is that when you attempt to claim a paradise without God, you end up getting death and hell instead. Yan ang inisiyatibo ng tao na magkaroon at mapanatili ang isang paraiso kung saan wala ng Diyos at papalitan na ng Diyos ang Diyos ng tao, what you will get is hell, is death. Kaya mahalaga itong ginagawa nating pag-aaral sa Genesis chapter 3. Gusto natin na matutunan ang mga aral na nakapaloob dito. Kaya babalikan natin ito muli ngayong umaga. Iniimbitahan ko kayo sa pagbukas ng inyong Biblia sa aklat ng Genesis, Kabanata 3, babasahin muli natin mula sa unang talata hanggang sa ikapito. Genesis chapter 3, verses 1-7. Ganito ang sinasabi. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan?
At sinabi ng babae sa Ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng Ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya ay kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Ito ang salita ng Diyos. Itinutuloy natin yung pagsasaliksik natin sa pamilyar na kabanata na ito ng Biblia na binabansagan sa Kristiyanong kaisipan na the fall of man o yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ito ay napakahalagang kabanata sa Biblia dahil isa ito sa mga pinakasusing salaysay upang magkaroon tayo ng tamang kaunawaan at tungkol sa kabuuan ng istorya ng Biblia. Kaya nga sinusubukan natin na ibabad ang ating isip upang matutunan ang lahat ng mga aral na meron mula sa kabanata na ito. Sa unang mensahe, ang tinutukan natin ay yung karakter na Ahas. Ipinakilala yung Ahas sa unang talata ng kabanatang ito. At sa kabuuan ng Biblia, natutunan natin na ang Ahas ay ang inaring anyo ng Diablo upang tuksuhin itong unang mag-asawa sa hardin ng Eden. And we studied that upang malaman natin kung paano kumikilos ang Diablo, ano ang kanyang mga kapamaraanan upang tayo mismo bilang mga mananampalataya na nasa patuloy na pag-atake ng Diablo ay maging mahusay at marunong sa kung paano siya nagpapakana laban sa atin. Noong huling linggo naman, sinuri natin yung anggulo kung paano nananagumpay ang tukso na mabihag ang isang tao. At ang gusto naman natin doon na makita ay yung proseso na tinatahak kung paanong nagsisimula sa tukso ay nagiging ganap na yumayakap ang kasalanan sa isang tao. Ngayon, inimbitahan ko kayo ulit na balikan itong salaysay na ito at titignan natin ito sa isa pang anggulo. At yun ay ang aspetong panlipunan, yung panglipunang aspeto ng kasalanan. Ibig sabihin niyan, yung kasalanan ay merong aspeto na hindi lamang pang-personal, pang-individual, kung hindi umaapekto, nagkakaroon ng epekto doon sa relasyon ng mga tao sa isang lipunan. Dapat na balikan natin dito yung kaisipan na ipinakita sa Genesis 1 at sa Genesis chapter 2, na ang tao ay nilikha ng Diyos na mayroong hindi matatakasang panglipunang likas. We are inescapably social creatures. That is what one of the meaning that we had been created in the image of God. Ang Diyos mismo ay mayroong relasyon sa kanyang sarili sa pagitan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, kaya tayo na mga nilikha sa kanyang wangis ay hindi maaring makapamuhay bilang isang bukod na individual lamang kung hindi meron tayong hindi matatakasang likas na tayo ay nakapaloob sa mga lipunang idinisenyo ng Diyos. Kaya malawak kong ginagamit yung salitang lipunan, and by that it encompasses all of human relationship mula sa kagaya nito na makikita natin sa Genesis chapter 3, yung mag-asawa na si Adan at si Eva ay maari nating tukuyin bilang isang lipunan, isang tao
na nilipon sa isang relasyong ayon sa disenyo ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na ipinaloob sa pagkakahabi-habi ng mga relasyon sa kapwa at binigyan tayo ng mga mandatong gampanin kung paano tayo kikilos at gagawa sa mga minandatong gampanin na iyon sa lipunan. Yan ang makikita natin noong sinabi sa Genesis chapter 2 verse 18. Sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Ito'y pagpapahayag ng disenyo ng Diyos na ang likas ng tao ay hindi mabuhay. Kagaya ng inaawit namin nung ako ay dumadalo pa sa pananambahang Romano-Katoliko, hindi nabubuhay ang tao para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, kundi mapabilang sa kalipunan ng iba pang mga tao. We are social creatures. Tayo'y mga tao na palaging nakapaloob sa isang lipunan. May mga relasyon sa kapwa at tao, and we cannot escape that because that is how God organized human creatures. Si Adan at Eva, ang matatawag nating unang lipunan, na pinag-isa ng pag-aasawa at pagmumula ng mas malawak na lipunan ng sanlibutan. Dahil dito, sa katotohanan ito that we are social creatures, hindi natin pwedeng tignan ang kasalanan na walang panglipunang anggulo. Sin is always a social phenomenon, not just a personal matter. Iyan ay hayag dito sa ating kabanata kapag binasa natin sa ika-anim na talata. At binigyan din niya ni Eva ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. There was an inescapable social angle in the fall of man. At yung simpleng mensahe na gusto kong kuhain dito ay ito. Ang kasalanan ay mapanirang impluensya sa lipunan ng tao. Ang kasalanan ay mapanirang impluensya sa lipunan ng tao. E karaniwan na naririnig natin mula sa mga tao ngayon, pag sinusubukan nilang pangatwiranan yung kanilang kasalanan, wala naman akong naapektuhan. Wala naman akong natatapakang ibang tao. E maling pangatwiran yan. Because we have said, sin always has a social aspect to it. Sin is never a personal issue. It always has a social dimension because we are social creatures. Ang mga moral na batas ng Diyos at yung kanyang mga disenyo na ibinigay sa atin kung paano tayo dapat mamuhay ay ang pinakasusi para sa mapayapang pananahan sa iba't ibang mga lipunan ng tao. Kaya habang lumalayo tayo sa kanyang mga utos, habang lumalayo tayo sa kanyang mga disenyo, merong pagkasira sa lipunan. E sa salaysay ng pagkahulog ng tao, dito sa ating binasa, makikita natin yung panglipunang anggulo sa dalawang pangyayari rito. Una, makikita natin, sa pagkahulog ng tao, merong pagsuway sa mga tinakdang gampaning panlipunan. So sa English, abdication of God-ordained roles. At pangalawa, nagkaroon ng pagkasira ng mga tinakdang relasyong panlipunan. There was alienation in God-ordained relationships. Yan ang nangyari sa pagkahulog ng tao kapag ang titignan natin ay yung panglipunang anggulo. Tignan natin yung una. There was an abdication of God-ordained roles. Sinuway ng mag-asawa yung mga tinakdang gampanin, tinakda ng Diyos na mga gampaning panlipunan. Kaya sa panlipunang aspeto, pwede nating sabihin na nangyari ang pagkahulog ng tao sa kasalanan
Ito ay naganap dahil sa pagsuway sa mga tinakdang tinakdang gampanin ng unang lalaki at ng unang babae. To be more specific, it was a case of role reversal. They have reversed the roles that God has intended for them. Alam natin na sa pagbabasa ng mga implikasyon ng pagkakalikha sa lalaki at babae at yung mga niliwanag sa atin sa mga kalaunan sa ibang bahagi ng Biblia na tungkulin ng lalaki na maging tagapanguna at tagapag-ingat ng kanyang asawa sa anumang espiritual at physical na panganib. Man is the head. And this is derived from the fact that it was the woman who was taken from man. So, ibig sabihin, ang ulo sa kanila ay yung lalaki at siya rin ang binigyan ng responsibilidad na bigyang proteksyon at ingatan yung kanyang asawa mula sa mga espiritual na panganib at yung mga physical na panganib, kagaya nitong Ahas na umaaligid kay sa kanyang asawa. This is Adam's primary responsibility as far as human society is concerned. Pero tignan ninyo yung nangyayari sa salaysay. Tignan ninyo yung kwento sa Genesis chapter 3. Makikita natin dito na may ibang nagaganap. Ibig sabihin, bago mo patignan yung ika-anim ng talata kung saan si Eva at Adan ay yumakap na sa kasalanan at kinain nila yung bunga na hindi nila dapat kainin, makikita mo nang may mali sa mga unang talata pa lamang. E tignan ninyo, mula sa unang talata hanggang sa ika-anim na talata, sino ang kumakausap sa Ahas? Si Eva. It was supposed to be the man who should have stepped up and have taken the responsibility of representing the society of the husband and wife. Pero ang nabasa natin sa ika-anim na talata, habang nakikipag-usap si Eva doon sa Ahas, hindi wala si Adan. Sabi doon sa ika-anim na talata, pumitas ng bunga si Eva at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya. Meaning all the while, Adam was there, but he was just a passive observant of what was happening. Ibig sabihin, kanyang pinabayaan yung tungkulin na maging tagapanguna at maging tagapag-ingat sa kanyang asawa. Kaya pagdating sa ika-anim na talata, si Eva na rin ang nangunang magpasya na pumitas at binigyan niya ang kanyang asawa at tinangay niya ang kanyang asawa sa kasalanan. Kaya makikita natin dito yung katotohanan na sa pagtalikod sa mga tinakdang gampanin ng Diyos, nagsisimula ang mga panlipo ng kasalanan. It is when we abdicate the God-ordained responsibilities that God has given us for the function of our God-ordained societies that we ruin those human societies. May suporta ba sa ganyang pagbasa ng salaysay na ito? Ginamit ni Pablo yan mismo. Itong salaysay na ito ay ginamit ni Pablo upang magturo kung ano ba ang mga gampanin ng lalaki at babae sa lipunan ng mag-asawa at sa lipunan ng iglesia rin. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, sundin ninyo yung mga iminandato ng Diyos para sa kaayusan ng iglesia. Mababasa niyo yan sa 2 Timoteo chapter 2 verse 11 at yung mga sumunod na talata. Sabi ni Apostol Pablo, hayaang ang babae ay matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kung hindi tumahimik, sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nadaya,
kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Sinasabi dito ni Apostol Pablo, huwag ninyong ulitin ang nangyari doon sa pagkakahulog ng tao bilang komunidad na tinubos ng Panginoong Hesukristo, kailangan nating matutunan na ang kaayusan ng mga lipunan ng tao ay ang pagsasaayon nito sa mga dinisenyo ng Diyos. At sa usapin ng iglesia, isang kahulugan niyan ay ang pangunguna ng lalaki at hindi ng babae. Pag nagkaroon ng pagpapalit ng mga gampanin, diyan nahuhulog ang tao sa kasalanan. Ngayon, kailangan natin linawin na hindi ito nangangahulugan na si Eva ang may pangunahing pananagutan para sa pagkahulog sa kasalanan. Sa katunayan, maliwanag sa Biblia, walang duda sa teolohiya ni Apostol Pablo na si Adan ang idinidiin na pinagmulan ng paglaganap ng kasalanan. Sabi sa kanyang mga tala sa 5 kabanata ng Roma, sa pamamagitan ng isang lalaki ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. It was the sin of Adam that was the cause of the curses of the fall. After all, Adam was not a victim of his wife's overruling. In fact, it was him who abdicated his God-ordained role, perhaps for his own conveniences. Merong isa akong nabasang interpretasyon na parang ipinaing daw ni Adan si Eva. Hinayaan siyang manguna para ipaing siya upang tignan kung mamamatay ba talaga kapag kinain yung bunga. At nung kinain ni Eva yung bunga, hindi naman siya namatay, kaya kinain niya rin yung bunga. That means it was not as if Adam was just a victim there at the side of his wife. Ibig sabihin, hindi maaring basahin ito bilang magkaroon ng kaunawaan na si Eva ang pangunguna ng kasalanan. Pero yan ang katotohanan na makikita natin dito sa 3 kabanata na nagkakaroon ng pagkasira ng lipunan sa pagpapalit, sa pagtaliwas ng mga gampaning itinalaga ng Diyos para sa ating mga lipunan. At napakahalaga niyan na maunawaan natin yan, mga kapatid, dahil namumuhay tayo sa panahon kung saan mayroong hindi tumitigil na pag-atake sa mga itinakdang gampanin ng Diyos. At sa ating panahon, maraming pangalan yan. Tinatawag nila yung feminism. Tinatawag nila yung transgenderism. Palitan natin yung mga papel. Yung lalaki ay maaring maging babae. Yung babae maaring maging lalaki. Yung papel ng asawang lalaki ay maaring maging papel na lang ng asawang babae. Merong mga pagpapalitan ng papel na hindi ayon sa itinakda ng Diyos. And this is dangerous because this has the possibility of infiltrating the church and affecting our societies. Kaya isang halimbawa niyan, sa kabila ng paulit-ulit na pagtuturo sa maraming mga iglesia, sa maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, halimbawa sa 1 Timoteo, Kabanata 2, na hindi pinapahintulutan ang pangunguna ng babae sa iglesia, may mga pastora na hindi nagpapatinag. Yan ang makikita natin. At sa oras na nagkakaroon tayo ng pagtalikod sa mga gampani ng Diyos na itinalaga ng Diyos, ay inuulit natin ang kasaysayan ng pagkahulog sa Genesis chapter 3. Kaya ang aral nito sa atin, ang aral ng salaysay na ito ng pagkahulog ng tao is that no good will come out of transgressing God-ordained roles.
May mga iminandatong tungkulin sa atin ang Diyos sa lipunan. At may mga kalakip yon na mga moral na responsibilidad na dapat nating yakapin. At kapag tinalikuran natin ang disenyo, mandato at mga utos ng Diyos, tinataliwas natin yung kanyang utos, eh hindi yan nauuwi sa ikabubuti ng lipunan kung hindi sa kanyang lalong ikasasama. Ang paghahambog ng ating panahon ay yung paghahambog na pinatay na raw ng mga tao ang Diyos. Ibig sabihin niyan, hindi na natin kailangan ang Diyos at yung kanyang mga salita upang bigyang liwanag kung paano tayo mamumuhay bilang isang mamamayan. God and His Word are now irrelevant on how we should organize a functioning society, whether it is the society of marriage or governance. Wala nang halaga dyan ang Diyos at ang kanyang salita. Saan tayo nauuwi ngayon? Sa kalituhan. And that is where our society is. Ay maganda yung ilustrasyon dyan ng isang pilosopo na si Friedrich Nietzsche na inilarawan niya yung pagtalikod ng tao sa Diyos sa ganitong lengguwahe. Kinalag natin ang daigdig sa kanyang araw. We have unchained the earth from its sun. Anong mangyayari? Walang liwanag. Kaya ang mga tao ay nangangapa sa dilim. E tayo na mga tinubos ng Panginoong Hesukristo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. E dapat na ipakita natin yung ating pamumuhay ay naaayon sa sinabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang dapat nating gamiting panghubog sa pag-unawa kung ano ba yung ating mga panglipo ng gampanin. Hindi yung salita ng ating panahon. Hindi yung salita ng Diablo. Kaya tinatawagan kita, kapatid, na bantayan mo ang sarili mo mula sa mga makasanlibotang pilosopiya na taliwas sa Diyos ukol sa mga gampaning panlipunan. At napakarami niyan at marahil inuulit natin iyan. Merong isang babae marahil na nagsasabi na walang dignidad sa pagiging may bahay. Kaya ako ay magtututok na lamang ako sa karera. Hindi yan ang sinabi ng Diyos. Merong mga naguulit ng mga kaisipan na ang anak ay walang obligasyon sa kanyang magulang. Eh hindi yan sinabi ng Diyos. Kaya kailangan nating mahubog batay sa salita ng Diyos. Tandaan natin na ang mabuting balita ay ito. Kung saan pumalya si Adan, doon nagtagumpay ang ating kampiyon, ang huling Adan na si Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay laban sa Diablo upang kanyang iligtas ang kanyang asawa, ang Iglesia. So where Adam failed, it is where Jesus, our champion, has triumphed. And He has triumphed by becoming what Adam failed to become. At Siya ang ating kampiyon. At Siya ang ating tagapagligtas. E kung hindi pa Siya ang iyong tagapagligtas, kaibigan, kailangan mong lumapit sa Kanya dahil nasa ilalim ka ng unang Adan na tumaliwas sa utos ng Diyos. Kailangan mong magsisi at yakapin si Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang Siya ang maging kakatawan sa iyo at hindi yung unang Adan na pumalya. E sana maging tagapagligtas mo si Jesus, sumampalataya ka sa Kanya at magsisi ka
sa iyong mga kasalanan. Pero ibig sabihin niyan sa atin na mga tinubos, ang ebanghelyo ay humuhubog sa atin upang maging kagaya ni Hesus Kristo at kagaya ni Hesus Kristo maging matapat sa mga gampanin natin na itinalaga ng Diyos para sa lipunan. Binasa natin kanina yung sulat ni Pablo kay Tito sa ikalawang kabanata. Sinabi doon ang ebanghelyo ay nagsasanay sa atin. It trains us for godliness. At yung godliness na yun, ang itsura nun ay iba-iba. Maiba sa matandang lalaki at matandang babae, nabasa natin kanina, iba sa sa kabataang lalaki at kabataang babae, iba sa asawang lalaki sa asawang babae, iba sa empleyado, merong mga gampani na itinalaga sa atin kung saan dapat nating yakapin ang mga moral na responsibilidad na ibinigay ng Diyos. Tanungin kita kapatid, meron ka bang pinapabayaang gampanin? Gampanin na itinalaga ng Diyos sa iyo, pero iyong pinapabayaan. E sana, magsisi ka, yakapin mo at kilusan yan alang-alang sa pangalan at kaluwalhatian ni Jesus na nagligtas sa iyo. Karaniwan, pagka nakakarinig tayo ng patotoo ng kaligtasan, testimony ng conversion, perhaps pagka tatanggap tayo ng miyembro, nakikita natin kung ano ba yung pinaprioridad ng mga tao o yung pinaprioridad siguro ng maraming iglesia. Merong magsasabi, noong na-born again na ako, hindi na ako nagmumura, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako umiinom. Hindi ko binabaliwala yung mga pagbabago na yan sa tamang konteksto. Pero bihira tayong makarinig ng patotoo na nung naging Kristiyano ako, inayos ko ang sirang relasyon ko sa aking tatay. Nung naging Kristiyano ako, I started to treat my wife differently. Nung naging Kristiyano ako, naging mabuti na akong empleyado sa opisina. Isn't how this gospel ought to change us? By becoming those people who are embracing their God-ordained roles according to His Word. Kaya ang hamon ko sa iyo, kapatid, ipakita mo ang kapangyarihan ng ebanghelyo ni Jesus sa pagyakap ng mga tinalagang gampanin ng Diyos sa iyong buhay. Because as I've said, in the fall, we have the abdication of God-ordained roles. Tinalikuran ang iminandatong gampanin ng Diyos. Pero pangalawa, makikita natin ang naging resulta niyan. At yun yung pagkasira ng mga tinakdang relasyong panlipunan. There was an alienation in God-ordained relationships. In the case of the fall, the man, the husband, was alienated to his wife. Yung naunang kalalagayan sa hardin, ibinigay sa atin ni Moses, yung nagsulat, sa Genesis chapter 2, verse 25. Ang sabi doon, ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad at hindi nahihiya. There was no shame alienating them with each other. Pero yung kalalagayan pagkatapos magkasala sa Genesis 3 verse 7, ito yung nabasa natin. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang na sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon at kanilang ginawang panakip. Suddenly there was a disruption. There was an alienation between the man and the woman. Kaya ang makikita natin dito, ang kasalanan ay nagbubunga ng pagkasira ng masaya at mapayapang relasyon ng mga tao. It is sin that alienates human beings from other human beings. It is sin that separate us and ruin human societies. Para mas mapalawak yung kaunawaan ng nangyari dito,
May magandang pag-isipan, ano bang layunin ng pagdadamit? Bakit tayo nagsusuot ng damit? Tayo ay nananamit upang itago, hindi ba, ang ilang mga bahagi ng ating mga sarili. Ibig sabihin, isang idinulot ng kasalanan ay yung kahihiyan. At yun yung sinabi dun sa ikalawang kabanata, ang mag-asawa ay kapwa hubad at hindi nahihiya, but with the intrusion of sin, shame was introduced before God, nagtago rin sila sa Diyos, and before each other, nagtago sila sa kanilang mga sarili-sarili sa pamamagitan ng pagtatakip ng damit. Meaning sin suddenly makes human beings aware that we have parts of ourselves that we cannot expose before others. That is true physically, but that is true morally. Ang kasalanan, even before our closest companions, sin brings shame because there is now a sense of alienation that this person can judge me and this person could reject me and not accept me. So that is what sin does. It brings the awareness of shame that we are now morally corrupt and therefore subject to other people's rejection and subject to other people's judgment. Inasmuch as we are subjects to the rejection and judgment of God, hindi lang yon, tayo rin ay nananamit, hindi ba, bilang proteksyon sa ating sarili mula sa mga bantang galing sa labas. Pag giniginaw ka, nagdaramit ka. Pag naiinitan ka, meron ka rin ibang uri ng damit. Meaning, sin also made us aware that we are now vulnerable to the threats of both nature and other people because they can cause us harm. We suddenly feel unsafe, unsafe in God's nature, but definitely unsafe with other, from other people as well. Kaya yan ang nakapaloob sa akto ng pananamit ni Adan at ni Eva. Dito makikita natin ang kauna-unahang ekspresyon sa kasaysayan ng tao ng mga hindi mabubuting damdamin sa kapwa. There was shame. There was suspicion. There was judgment. There was blaming. There was resentment, definitely. And there was now vulnerability in the context of the loss of trust. And this is what sin creates. And this can happen, brethren, kahit sa iglesia na pinanghihimasukan ng kasalanan. Meron akong narinig na kwento just recently tungkol sa isang Kristiyanong monghe raw noong medieval times na siya ay talagang nagpapakabanal, nananalangin siya araw-araw, nagbabasa siya ng Biblia, tapos naging object siya ng temptation ng mga demonyo. Eh, lahat ginawa ng mga demonyo, una binigyan siya ng tukso ng kayamanan, but he is simply impenetrable. Wala siyang pakialam sa kayamanan. Talagang nagpatuloy siya sa kanyang pagpapakabanal. And then pleasures was offered to him, pero tinanggihan din niya. Nagpatuloy din siya sa pagpapakabanal. Eh, sabi ng mga demonyo, lumapit doon sa kay Satanas raw, ayon doon sa kwento, wala kaming magawa, talagang hindi, we cannot corrupt this person. This person is incorruptible. Tapos sabi ni Satanas, sige, panoorin niyo ako. Tapos iniisip ng mga demonyo, ilang linggo na naming tinutukso yan. What could you possibly say that would turn that person away from his holy pursuits? Tapos binulungan daw ni Satanas yung lalaki at nagsimula siyang magalit na
nagsalita ng mga masasamang bagay, binalibag niya yung kanyang Biblia. Hindi na siya nanalangin. Sa anong sabi ng demonyo, isang demonyo kay Satanas, anong binulong mo sa kanya? What could possibly turn that person away? Sabi nung ni Satanas, binulong ko sa kanya yung kapatid mo, obispo na ng Alexandria. Meaning he is now in the better position than you. He is now holier than you. And it was when that person's resentment was revealed. Ang punto lang yan, kahit sa iglesia, na masasabi natin ang mga binabago ng Panginoong Jesus upang magpakabanal, eh maaring naroon ang mga damdaming nagsimula dito. Mga damdaming negatibo laban sa kapwa. Kaya dapat tayo palaging tumingin sa Ebanghelyo, mga kapatid. Dahil sa Ebanghelyo, nandoon ang tunay na katubusan, hindi lang natin bilang mga individual, kung hindi yung katubusan ng mga relasyong pangkapwa-tao. Dapat nating maunawaan na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay hindi lang nagdadala ng katubusang individual, kung hindi isinasaayos nito upang isinasaayos tayo nito upang maipanumbalik sa kagalakan ng isang tinubos na lipunan. That's why the Christian life requires the church. The Christian life is something that we cannot live as isolated individuals. We need the church. Kaya pag binasa mo yung mga utos ng mga apostol sa kanilang mga sulat, eh hindi nawawala yung panawagan nila sa pagpapayaman ng mga biyaya at pagpapayaman at pagunlad sa mga ugali na humihikayat sa maayos na pakikipagkapwa-tao. Or to be more precise, pakikipagkapwa-mana ng palataya. Pakikipagrelasyon sa lipunan ng mga tinubos. Because the church are the people who had been reconciled with God, reconciled vertically, so that we ourselves should become a reconciling community. A community that is, by the grace of God, by the empowerment of the gospel, promotes peace and harmony by keeping ourselves close to the mandates of the Word of God. May magandang talata dyan na sinabi si Apostol, may sinabi dyan si Apostol Pablo na magandang naglalarawan yan. Galatians 3 verse 27, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Meron na tayong idinamit. Meron na tayong ibinihis. At yun ay si Jesucristo. Dahil dyan, sabi sa verse 28, wala nang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Hindi sinasabi dyan na wala nang mga tamang gampanin ayon sa ating pagkakakilanlan. Ang sinasabi dyan, hindi na ito nagdudulot ng alienation and meaning this has now not become irreconcilable differences. Walang Hudyo o Griego, sabi ni Apostol Pablo. There is no racial wars in the church because all are equal, ano man ang kulay ng iyong balat. Puti, itim, dilaw. There is no gender wars in the church. Sabi ni Apostol Pablo, walang lalaki o babae. There is no social and economic wars in the church. Walang alipin o malaya. This is what God says. We are a reconciled community. Kaya dapat natin yung ingatan, lalo sa mga pilosopiya ngayon na kumakalat sa lipunan, na palaging pagbasa sa lipunan, merong mga nang-aapi at naaapi
Ang lalaki laging nang-aapi sa babae. Yung isang kulay ng balat palagi nang-aapi sa isa pang kulay ng balat. Yung mga mayayaman nang-aapi sa mahihirap. Let us not buy into this because this has no place in the body of Christ. We are a reconciled community. God has reconciled us to Himself so that we may be empowered to become reconciled with each other in spite of the differences. Kaya, yan ang panawagan sa atin, mga kapatid. Ipakita natin ng mabisa na ang komunidad ng Iglesia ay komunidad ng pagkakaayos, hindi ng paligsahan, not resentment, not bitterness, not alienation, not wars definitely, but a reconciling community. At yan ang hamon sa atin mula sa kabanatang ito. Ang kasalanan ay mapanirang impluwensya sa lipunan. At nasa gitna tayo ng lipunan kung saan hayag yung paninira ng kasalanan. Everywhere there are issues that only divide, that only produces conflicts. Pero bilang isang iglesia, ang dala natin ang mensahe ng pag-asa para sa lipunan ng tao, hindi isang political na teorya, kung hindi ang ebanghelyo ni Jesucristo. At mabubuhay tayo ng naayon dyan kapag niyakap natin alang-alang sa pangalan ni Jesucristo ang mga gampaning itinalaga sa atin ng Panginoon. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa aral ng kabanatang ito. Bagamat this is a very gloomy narrative because this is where we have lost the paradise in rebellion against you. Subalit, kumikilala kami, Panginoon, sa mas dakilang katubusan na ipinagkaloob sa amin kay Jesucristo. And this empowers us upang maging mga mananampalataya na yumayakap sa aming mga panglipunang tungkulin na iyong minandato at bilang mga mananampalataya na may pagsasaayos ng relasyon sa bawat isa, lalo na sa iglesia. Kaya ikaw, Panginoon, ang kumilos upang gawin itong totoo sa amin. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati at maging lumaganap ang ebanghelyo sa pamamagitan nito. Dumadalangin din kami sa mga wala pa kay Jesucristo. Tawagin mo rin nawa sila sa iyong sarili upang sila po ay mailipat mula sa pangangatawan ni Adan na bumagsak sa kasalanan, at ang maging kinatawan nila ay si Jesucristo, ang Panginoon at tagapagligtas na magdudulot sa kanila ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya pinagkakatiwala namin ang bisa ng mga salitang ito para sa iyong ikaluluwalhati at sa aming ikapagpapala. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.